Magandang araw mga kabakbakan. Maligayang pagdating muli sa ating channel. Usap-usapan ngayon sa social media na ang isa sa ating Pinoy undefeated prospect ay dadayo sa kampo ng kalaban upang subukang agawin ng titulo ang kampiyon. Kilalanin natin yan mga idol. Pero bago yan, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay hinihingi ko po ang inyong kunting suporta at papindot na rin ang subscribe button for more boxing updates. Isang mainit na usap-usapan sa ngayon ang ating flyweight contender na si Jayson the Smasher Mama ay sasabak sa pinakauna niyang world title fight kontra sa binansagang babyface assassin ng South Africa na si MORUTI Mthalane. Magaganap di umano ang kanilang bakbakan ngayong darating na December 20, 2020 sa mismong hometown ng kampiyon sa South Africa. Sa ngayon si Mthalane ay 38 years old na at may impresibong record na 39 wins, 26 by knockouts at merong 2 talo lamang. Sa kanyang 2 dekadang pakipagbakbakan, 7 mandirigmang Pinoy na ang kanyang nakaharap at 5 sa 7 iyon ay tinapos niya via knockout. Kabilang na dyan ang tinaguriang angas ng Pinas na si Cuadro Alas Casimero at ang ating undefeated na kababayan na si Genesis Libranza, Jeter Oliva, Renz Rocha, Apple Suico, at Arden Jale. At isa rin sa naging biktima niya ay ang kanyang kababayan na dating WBO Bantamweight Champion na si Zolani Titi. Ngunit naging bagungot sa kanya ang isang Pinoy na bumasag sa kanyang kaliwang takip mata at nagpaiyak sa kanya ng husto. Walang iba kundi ang ating The Filipino Flash Nonito Donaire. At matapos nga ang napakasakit ng kabiguang iyon sa kanyang karir, muli itong bumangon at nakamit ang pangarap ng maging world champion. At yun nga ang huli niyang pagkabigo. Habang ang ating kababayan naman na si Jayson Smasher Mama ay may edad na 23 years old at may perpekto at iniingatang record na 15 wins, 8 by knockouts at walang talo. Noong 2018, nakuha niya ang bakanting WBO Oriental Youth Flyweight title kontra sa kapwa Pinoy na si Michael Camillion via round 9 TKO. At ang pinakamalaking bakbakan sa kanyang career ay ang IBF tournament sa China kung saan tagumpay niya nakuha ang IBF Silk Road Championship Tournament kontra sa mas eksperyensyadong Thailander at ranked number 5 sa IBF na si Terapong Utaida. Sa kasalukuyan si Jayson ay hawak ng Sanman Promotion at kasalukuyan nag-iinsayo sa kanyang hometown sa General Santos City. Kaya isa itong napakalaking bakbakan na matagal na nilang pinapangarap at dapat nilang paghahandaan ng husto dahil kahit medyo wala na sa prime si Mthalane ay marami pa rin itong nabiktimang mas bata pa sa kanya. At hanggang dito na lang muna ang diskusyon natin sa araw na ito mga kabakbakan. Paki-comment naman sa ibaba ang opinion at prediction nyo sa bakbakang ito. Maraming salamat sa suporta sa ating munting channel. Hanggang sa muli, paalam at ingat palagi.